Gusto ko ng siomai, guys. Bago tayo magluto, magsalang muna tayo ng labada. LG, the washing machine for men. Magbabad lang tayo ng anim na dried shiitake mushrooms sa mainit na tubig for at least 15 minutes. Kailangan natin ng 250 grams na ground pork, 750 grams na baboy na hihiwain lang natin into small cubes. Or kung tinatamad ka, pwede mo naman ding ipatadtad na lang ito sa palengke kapag bumili ka. Huwag mo lang ipapagiling kasi gusto natin ng texture sa gagawin natin siomai. Kakailanganin din natin ng 100 grams na taba ng baboy na ihiwain natin into small cubes. Malaki ay may tutulong ito sa pagdagdag ng flavor at ng texture para sa gagawin nating siomai. Pero kung bawal sa iyo ito, magdagdag ka na lang ng mushrooms. Kakailanganin din natin ng 100 grams na hipon na ihiwain natin into small chunks. Again, makakatulong ito sa pagdagdag ng flavor at ng texture para sa ating siomai. Ipigay lang natin yung rehydrated na shiitake mushrooms. Pagkatapos ay idadice natin ito into small pieces. At ito naman yung mga gagamitin nating seasoning para sa ating siomai. Isang kutsaritang chicken powder. Isang kutsaritang rock salt or kosher salt. 1/4 teaspoon na ground black pepper. Pero kung meron kang white pepper, yun ang gamitin mo. 1 tablespoon of oyster sauce. At kailangan din natin ng 2 kutsara na Chinese soy sauce. Kailangan din natin ng sesame oil. Siguro mga 2 tablespoon. Pagkatapos ay haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na yung ating mga nilagay na seasoning. Maglagay din tayo ng 1 kutsarang cornstarch. At pagkatapos, ihalo na rin natin yung ginawa nating seasoning mixture. Hahaluin natin ito sa loob ng 5 minuto hanggang sa maging malagkit yung ating mixture. Ginagawa natin ito upang makapag-extract ng protina galing doon sa ating karne. Ito yung magsisilbing binder para sa ating mixture. Ito rin yung magbibigay ng bounciness sa ating siomai
at siya ring magdidikit ng ating mixture doon sa ating siomai wrapper. At kung wala kayong mabiling siomai wrapper, pwede na rin yung wonton wrapper. Pero puputulin natin yung edges nito para magkaroon ng rounder na shape yung ating wrapper. Kapag kasi hindi natin pinutol yung mga edges na to, ang mangyayari ay may nakausling balat yung ating siomai. At yung mga nakausling balat na to, magiging dry at matigas kapag lumamig na yung siomai. Ito talaga yung dahilan kung bakit kailangan bilog yung ginagamit na wrapper sa paggawa ng siomai. At sa pagbabalot ng ating siomai, maglagay lang tayo ng isang kutsara ng ating meat mixture sa gitna ng ating siomai wrapper. Pagkatapos, gamit ang ating mga daliri, hawakan lang natin yung gilid ng ating siomai habang itinutulak papaloob yung fillings nito. At gagawin lang natin ito sa lahat ng ating meat mixture at wrapper hanggang sa mabalot na natin lahat yung ating siomai. Yan, at pagkatapos natin balutin lahat ng ating siomai, ilagay lang natin ito sa tray o plato, takpan ito ng plastic wrap, at pagkatapos ay itatago natin ito sa loob ng freezer sa loob ng 2 oras. Maghihiwa rin tayo ng carrots. Hihiwain natin ito ng maninipis dahil gagamitin natin ito upang huwag dumikit yung ating siomai doon sa ating steamer. Pero kung meron ka namang wax paper na lang ang gamitin mo. Nagda-dice din ako ng konting carrots dito. Gagamitin ko ito bilang garnish sa ibabaw ng siomai. Ilatag lang natin isa-isa yung ating carrots pati yung ating siomai. Bigyan nyo lang ng konting space para hindi masakal. Ikaw din, baka iwanan ka nyan. Lagyan mo rin ng diced carrots yung ibabaw ng siomai. Para lang mas cute. At sa isang steamer na may kumukulong tubig, sasalang natin yung ating siomai sa loob ng 10 to 15 minutes. Gawa rin tayo ng chili garlic. Maglagay lang tayo ng star anise at whole peppercorn at tutustahin lang natin to ng ilang minuto hanggang sa lumabas yung flavor na gusto natin makuha dito. Maglagay na rin tayo ng 1/4 cup na vegetable oil at 1 to 2 kutsara na minced garlic. Sa puntong ito, hinaan mo na yung kalan mo kasi baka masunog yung iyong garlic. Pagkatapos ay maglagay ka ng 4 to 10 chopped Thai chilies. Depende na rin to kung gaano kaanghang mo gustong gawin yung chili garlic mo. Pero sa akin, sapat na yung 4 Thai chilies. At kapag ka-brown na yung ating garlic, pwede na tayong magdagdag ng 1 kutsarang soy sauce. At kung meron ka sesame oil, lagyan mo rin ng 1 kutsarang sesame oil. Hintayin mo lang mag-evaporate yung nilagay mo soy sauce. At pagkatapos, isali mo na ito sa isa pang lalagyan para hindi masunog yung garlic. Gawa tayong fried rice. Thank you.
Dating na tayo. Kain na tayo. Sarap ito. Tingnan nyo muna yung itsura na siomai. Wow, masarap. Siyempre masarap yan. Kumain natin. Mmm! Ah, okay, sarap nito. Ang sarap. Talagang habang kinakain mo, nagbabalik yung college days natin. Yung mga panahon na gutom na tayo, pero yung pera natin 50 pesos na lang. Yung panahon ko kasi, 40 pesos lang, meron ng siomai rice eh. Tapos pagka gusto mong mag-extra rice, dadagdagan mo na lang yung chili sauce at saka toyo manzi. Sob-sob na. Ha? Talagang ito yung isa sa sumalba sa gutom natin nung nag-aaral tayo. Sarap kasi yung texture nung hipon, yung texture nung taba, yung texture nung karne nandoon. Ramdam mo talaga. Ayan o. Tingnan nyo. Buong-buo pa yung hipon. Kaya sa pagkain, importante rin talaga yung texture eh. Bukod doon sa lasa, talagang importante na nararamdaman mo yung kinakain mo. Halimbawa na lang dito sa hipon. Kung yung hipon dinurog ko, siguro pag kinain natin, malalasahan natin yung hipon. Pero ang tanong, mararamdaman mo ba yung texture? Kaya mas maganda siguro kung gagawa kayo ng siomai, yung hipon medyo buo o medyo malalaki yung hiwa. Para pagka kinakain mo siya, ramdam mo na merong hipon bukod sa nalalasahan mo na merong hipon. Parang ano lang yan eh. Parang pagmamahal. Di ba mas kumpleto ang pagmamahal kung bukod sa sinasabi niya na mahal ka niya, eh nararamdaman mo rin na mahal ka niya? Kaya sa susunod na magluto kayo, umuha kayo ng siomai. Ibigay niyo sa asawa niyo. Tapos sabihin mo, "Love, hon, baby ko, this is to show my love for you." At sa mga susunod pa natin pagkikita, samahan niyo akong lutuin at tikman ang mga pagkain ating nakagisnan.